Ayan, welcome naman tayo sa Katribo TV. Siyempre may bago na naman tayong menu ngayon for this day. At ang magandang po niyan, panoorin nyo, subaybayin nyo ang aking chef. Our menu for today is tinolang manok ni Katribo with special sangkap 100% love. Meron tayong sibuyas, meron tayong duya, bawang, at syempre meron din tayo dyang paminta. Samahan pa ng nor cubes. At hindi rin din mawawala dyan ang asin o ang patis. Hindi makukumpleto ang ating tinola kung walang manok. At meron din tayo dyan na iba't ibang klase ng parts ng manok. Siyempre meron din tayo dyan na dahon ng sili. Samahan pa ng napakasarap at masustansyang sayote. Tara, simulan na natin ang ating pagluluto. Ayan, makikita nyo naman dyan yung kumpletong mga rekado ng ating menu for day. Siyempre, follow nyo rin ang aking channel para sunod nating video. Ang una nating gagawin, siyempre, ayan, ituturo ko sa inyo. Napakasimple lang. Maglagay lang tayo ng mantika para sa unang gagawin. Magigisa po kasi tayo ng tinatawag nating sibuyas. Halu-haluin ng konti. Halu-haluin lang hanggang sa magkula-kula ng konti. At syempre, isusunod natin dyan ang bawang. Hayaan natin to na maging golden-golden brown para sumarap-sarap. At syempre, huwag natin kalilimutan dyan na halu-haluin. Ilagay natin dyan ang pinakamasarap din na luya na pampatanggal ng lansahe. Ayun, huwag na huwag mong kalilimutan na ilagay ang manok. Kasi pag walang manok, hindi tinola yan. Halu-haluin mo lang, halu-haluin ang napakadaming halo para masarap at magbantay ang lasa. Okay? Takpan natin siya para sa ganun ay manuhod ang mga sarap sa laman ng manok. Huwag na huwag mong kalilimutang bantayan kasi pag umalis ka, baka matuyo yung tubig sa loob. Halu-haluin, huwag mong kalilimutang haluin, balik-balik ka rin para magbantay ang luto. Okay? Habang inaantay ang ating manok na medyo pumula-pula, huwag mo rin kalilimutan na halu-haluin siya. Okay? Takpan muli. Magpalipas ka lang ng mga ilang sandali o ilang minuto. Okay? Pwede kang manood ng TV muna habang kumukulo yan. Siyempre, huwag mong kalilimutan pa rin. Balikan mo ulit siya, tapos halu-haluin. Hanggang sa maghalo-halo, halo-halo, at syempre huwag mo na rin kalilimutan ilagay ang ating nor cubes. Okay? Syempre, dudurugin mo ito hanggang sa mapino at magsuot o manuot yung lasa sa manok. Halo-haloin mo siya hanggang sa sumarap, hanggang sa mawala ba yung mga bubo niyang nor. Okay? Habang ginagawa ito, siyempre dapat masaya ka. Dapat kahit tawagin yung kapitbahay mo, sabihin mo, nagluluto ka ng tinolang manok. Okay, lalagyan natin ng tubig. Okay? Huwag na huwag mong kalilimutan na yung tubig, yun yung magiging sabaw. Kaya nasa sayo, or depende sa'yo kung gaano karaming tubig ang iyong ilalagay. Okay? Habang may tubig siya, haluin mo rin siya para magbantay ang lasa. Okay? Hayaan po muna natin pakuluin ulit hanggang sa mahit natin yung lambot ng karne. Kung hanggang saan gusto mo, kung gusto mong malamot na malamot, hayaan mo lang na kumulo ng kumulo. Habang nag-aantay ka, syempre pwede ka mong gumawa ng mga ibang gawaing bahay. Pwede ka mong katambing-tambling, tapos balikan mo ulit. Pag binalikan mo na yung niluluto, syempre kumukulo na yan, haluin mo pa rin. Okay? At ilagay na natin ang masarap na gulay, tulad ng sayo.
Ariyote. Halong-haluin ulit. Tapan hanggang sa ito ay lumambot na ayon sa iyong panlasa. Kung medyo naman wala kang ipin, palambutin mo ng palambot. Palambutin ng palambutin. Okay? At ang maganda niyan, habang pinapalambot ulit dyan, syempre pwede kang kumanta, sumayaw, tumambling at manood ng TV kung ano pang gusto mong gawin. At syempre yan, babalikan na natin, lagyan ng katamtaman o 2 tablespoon ng patis. Para masarap. Hindi na ako gumamit ng asin. Kasi ang ginamit ko ng pampalasa ay yung tinatawag nating patis. Lagyan na rin natin ng paminta para sumarap at medyo magkaroon pa ng konting anghang. Ngayon guys, kung gusto mo talaga na medyo manghang, nasa sayo na yun kung gagamit ka talaga ng sili. Actually, gusto ko ng sili, nalimutan ko lang kung bumili ng sili. Nasa sayo na ngayon kung maglalagay ka ng sili. Ayan. At syempre, ito na ang pinakahihintay pa. Lagyan natin ng dahon ng sili para sumarap ang lasa. Okay? Antayin lang natin na medyo half-cook lang yung dahon ng sili. Huwag mo nang pakalutuin. At heto na ang pinakamasarap na tinola na matitikman mo sa buong buhay mo. I-serve yan habang mainit-init pa. Kasi pag marinig, pangit na. Kain! Tara! Let's!